Dito talaga guys, sobrang disiplina nila. Dito papalabasin muna nila yung mga tao bago sila pumasok. Sa Pilipinas, naalala ko na experience ko dati sa MRT, kaya ako bumili ng sasakyan kasi ayoko na ma-experience yun na grabe. Tatayo ka na lang dun. Sasabay ka na lang sa agos ng mga tao. Nandun ka na sa loob. Kapag pupunta kayo ng mga mall, kahit saan pa yan, or establishment again, pagbukas mo ng pinto, always tumingin ka sa likod mo, tignan mo kung mayroong papasok, hold the door for him or her, antayin mo, pumasok, mali mo, maging jowa mo pa yun. Iba pala. Pero hindi, guys, seryoso. So, yun. Tinuturuan ko na rin kayo ng etiquette. What? Etiquette? Etiqueta? So, pero guys, please. I mean, you can never buy class, pero natututunan naman siya. Pero simulan natin ang ating live na live na question and answer kasama ang mga minamahal nating mga pres, not only in the Philippines, but meron din tayo mga kasikahan from different side of the world. Diba? Diba? Iba yan. Let's start with Vince. At siya naman ay may YouTube channel na Vince Leonardo Buhay America. Vince, hello sa'yo. Magandang tanghali. Happy Monday. Hello. Happy Monday. Happy Monday, Vince. Hello. 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 Hi, Vince. Pero it's really good to see you kasi just a short story. Nakita ko kayo, yung channel nyo, I think 6 months ago. Patulog ako nun, and then lumabas yung kanta mo. I think that was Hosanna. Hosanna. Yeah, Hosanna. Sobrang ganda niya. Tapos, sabi ko, she looks familiar. Yung pala ikaw yung sa TNT before, sabi ko. Yes. Ganda pala talaga niya, no? So, ayun. Thank you. Anyway, my question is, I'm curious lang talaga, how did you and Gigi Vibes meet? And then yung paano nag-start yung YouTube channel niyo and how is it going? Ano John? Yes, actually nag-start yung live stream natin pandemic eh. Yung pandemic yes. Na rin kasi noon, kasi nag-ano rin tayo fundraising for your mom. Yeah, for yes. My mom kasi noong time na yun malala na rin kasi si mama, stage 4 breast cancer kasi siya. So, naisip namin lahat, actually yung director namin ano tsaka si John, kayong dalawa actually yung yes. Mismo nag-start din kasi talaga ng fundraising. Pero pinakaunang nag-ano sa akin is si Triton, which is Erwin Laksa. Ano kami, nagbatuhan kami ng mga brainstorming. Pangalan. Brainstorming, yes. Tapos, Mama Jay, grabe. Paano kung wala ka dito? Ano magagawa? Paano pag walang brain? Storming lang. Storming. So, yun yung nangyari, storming. And one last question for tonight kasi marami pa yata magtatanong. Curious lang din ako, sino si Gigi and kayo, guys, sino kayo off-cam? What do you guys do on your free time, on your spare time? For sure, marami rin curious sa mga followers and subscribers niya. Ako, off-cam. Same. Ganun pa din. Mas ano lang, Mas makulit lang. Ako, off-cam, syempre, nanonood ako ng series, ganyan. Mahilig ako sa anime, mahilig ako magluto. Ayun, mahilig ako maglaro ng pusa, mga ganun. Yeah. Mas mahilig ako mampikon, pero ako yung pikon sa huli. Yan, si Romeo, yeah, si Gigi, masarap magluto talaga, proven yan. Diba? Normal lang. Kuya Vince, as in, kung ano rin yung ginagawa nyo, ginagawa din namin, yung mga trip-trip na ganyan. May trip tayo dun, pre. Ganun. Ano lang, simple. Simple lang din kami off-cam. Yeah. So, yun lang ba? Thank you. So, guys, narinig nyo na. Nag-vlog pala ako ngayon. Hello. So, thank you, guys. Welcome to my guys. Thank you, Vince. Welcome to them. Maraming salamat kay Vince Leonardo ng Buhay America. Thank you so much at ikaw ang buena mano for today. Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. And today, sasagot na naman tayo dun sa mga comments nyo sa last video.
But before that, I just wanna say thank you sa ABS-CBN at sa TFC as always, lalong-lalo na kay Miss Pia and Miss Mimi for inviting me doon sa Global Media Conference ng album launch ni Gigi Delana at ng Gigi Vibes Band. So thank you, grabe. Shoutout nga pala sa inyong lahat. So yun, na-meet ko si Gigi Delana at ng Gigi Vibes Band. Shoutout sa inyo. If you guys wanna watch yung full video ng Global Media Conference, ilinink ko dito sa description para mapanood ninyo. Andun ako. At kung bago ka sa channel na to, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So I create different videos about buhay Amerika at Filipino living the American dream. So kung ganun yung mga content na gusto nyo, please click the subscribe button. I-click mo na. And yung notification bell para updated kayo every time may bago tayong upload. So Wednesdays and Saturdays po ako nag-upload, 12 to 1 PM Manila time. So simulan na natin ang tanungan. Jeff Lee, sir, ako may apply sa USA kasi nakakita ako ng update. Dapat ngayon April ipasa yung for US H2B visa namin. Eh kaso January pa lang na-meet na daw yung quota nila for H2B visa. Yes, tama ka. Nakita ko yung update na to. As of August 2021, 22,000 na daw yung nag-submit ng petitions. Eh yung max nila o yung cap nila is 20,000 lang. Kaya parang nade-delay ngayon. Pwede ka pa rin naman ata mag-apply pero medyo matatagalan lang siguro. Pero try mo pa rin. Siguro meron kang mga kilala na naka H2B visa. Hindi ka rin ng update pero yun nga, tama yung sinabi mo. Yung nakita ko rin sa article is August 2021, 22,000 yung nag-submit ng petition. So sobra-sobra na sa cap nilang 20,000. Andy Kiss muna. What's up, brother? Pakis. Pakis talaga. Pa-shoutout po. Shoutout to Andy Kiss muna. Mwah. Last year mo pa ako follower. Oy, thank you. I watch your videos. Actually, I'm impressed and inspired. It is one of the reasons why I decided to pursue my application sa EB3. Hopefully, sana. Hopefully, sana. Parang ano lang, di ba? Very Pinoy. Guilty tayo dyan. Sorry na mapasin ko, di ba? Uy, thank you. Salamat. English Tagalog. Ganard. Still waiting application, permanent to be processed. Medyo matagal-tagal pa ang paghihintay, pero I know it will be worth the wait. True. Sabi nga nila, patience is a virtue. So, pray-pray lang, darating din yan. Keep on rocking and inspiring us, brother. Uy, thank you, Andy. Kiss muna. Honey Clarinho. Hello, Sir Vin. Silent viewer po here. I wanna ask if pwede ba mag-sponsor or mag-petition ng cousin? Just curious lang po. By the way, my cousin po is supervisor sa Costco Chicago. Oh, nice. Which part? I mean, marami kasing Costco dito sa Chicago lang din. So, I hope magkita po kayo. Thanks po. Stay safe po kayo. Shoutout po dun sa pinsan ni Honey Clarinho. Shoutout sa'yo na nasa Costco Chicago pa yung discount. So, hello, hello. Honey, I don't think pwede mag-petition ng cousin dito. Baka pwede, malay mo yung Costco, nagpe-petition sila, diba? So baka gano'n na lang. Pero yun, as far as I know, hindi pwede mag-petition ng cousin. Hi, it's me, Sir Beans, I'm back. At parang gusto ko na umuwi ng Pinas. Please help share and tips naman para sa work. I'm having a hard time sa work ko ngayon kasi yaan ka lang nila parang gusto ko na quit. Ibang iba sa approach pag newly hired sa Pinas. Parang gusto ko na quit kasi di na masaya at hanap na lang ng iba. Kadarating ko lang last October, di pa nga ako gaano nakapasyal eh. Ha ha ha. Medyo nabifeel kita dun no, hi it's me, I'm with you girl. Naranasan ko rin yan, iba talaga yung working style ng mga ibang lahi. Yun na lang. Ito, share ko lang din yung experience ko. Noong unang dating ko dito, ganun din. Diba sa atin sa Pilipinas, kapag bagong hire ka, normally, tuturuan ka talaga. Dito, na-experience ko rin yung na-experience mo na. Ayong gamitin yung term na pinabayaan eh. Hindi naman. Well, siguro parang ganun. Yung isasabak nila ikaw agad dun sa work, di ba? Which is mahirap. Paano ka matututo kung walang magtuturo sa'yo? I get it. Laban lang, kaya mo yan. Alam mo, ang maganda mong gawin is kausapin mo yung coworker mo na magtuturo sa'yo ng maayos. Maintindihan yun. Kasi ang hindi lang din maganda sa atin, masyado tayong mahiyain. Ayaw natin maka-offend ng iba. Which is yun na may magandang side, di ba? Hi, it's me. Always remember, wala ka sa Pilipinas, nandito ka sa Amerika. Lahat ng mga tao, prangka, gusto nila vocal kasi hindi sila manghuhula, 'di ba? So sabihin mo sa kanila ano yung kailangan mo, kung ano yung gusto mong matutunan. I know October ka lang dumating, kasali na rin diyan yung pagiging homesick siguro, tapos hindi ka pa masyado nakakapasyal. On your free time, pwede ka naman lumabas-labas eh. So, yun. Alam ko na mismo yung mga coworkers, yung mga kaibigan mo sa Pilipinas na may kasamang kwentuhan sa work. Alam mo, yun yung masaya lang talaga kasi ganun tayo. Pero dito, iba talaga sila. Masasanay ka din. Isipin mo na lang palagi kung gusto mo na mag-quit, ito papakita ko sa'yo. Ayan, oh. Gusto mo, in-effortan ko pa yan. When you feel like quitting, think about why you started. Yan. So, ganyan din ako. Hi, it's me. Every time na parang napapagod na ako,
palagi ko iniisip na bakit ko nga ba ito ginagawa, alam mo yun. So, yun lang din isipin mo kasi meron kang goals, meron kang gustong ma-achieve, di ba? Hindi naman lahat ng success is sobrang dali ng pinagdaanan. Meron din yung mga hardships. Pero yun, that's how we learn and grow, di ba? So, kung kailangan mo nang kausap, hi, it's me, I'm always here. Comment ka lang, message mo yung Instagram, whatever. So, I got you. Steven Cyril Tan, pa-shoutout Boss Vince. San Lucho. Oy, shoutout sa mga anak ni Stephen Cyril Tan. Hello sa inyo, kids. Relax. Kay Lucho Tan. Oy, Lucho Tan, rich kid. Hello, Lucho Tan. Jaycon Tan. Micaela Tan. Laika Gail Tan. Hello sa inyo, kids. Palagi kayo magpakabait and sumunod palagi kay mami at daddy. Or mama and papa. Or kay nanay and tatay kung anong tawag niyo sa parents niyo. Hello sa inyo dyan. Take care and keep safe always. Sa inyo din, Stephen Cyril Tan, thank you sa support. Edward Onde, sir, may pampatunaw ng niebe. Bili ka para di ka na mahirapan. Tanong ko lang sir, friendly ba ang mga American? Thank you. Una-una dun sa pampatunaw ng niebe. O, di ba pinakita ko sa mga nakaraang vlog nung nagpala ako. Meron ako nilalagay na asin, yun 'di ba? Talagang yun yung pampatunaw ng snow. So, meron kami. Pero thank you. Tapos next question niya is friendly ba mga American? Feeling ko mas friendly sila kumpara sa atin. Ay dito, kahit yung mga kasalubong mo lang sa daan, talagang, hey, how are you? How's it going? Ganun, dapat ready ka sa mga small talks. Kasi kung hindi ka namamansin, pag snap ka, parang medyo off yun sa kanila. Ewan ko ha, parang kasi nga mahilig nga sila sa mga small talk. So pag hindi ka naman sila parang bakit yan? Parang weird. Yun yung weird sa kanila. Kinaibahan naman sa atin sa Pilipinas kapag total stranger, di ba? Hindi naman natin kinakausap. Yun naman yung weird sa atin na parang pag kinausap tayo niya, kunyari nag-aantay ka lang sa tawiran. Kunyari nag-aantay ka lang sa pedestrian, di ba? So bila may kakausap sa'yo parang bakit? So yun, dito kabaligtaran. Dapat ready ka sa mga small talk. So yun, to answer your question, mas friendly sila I think. Mark Jan Cepeda, Sir Vince, gandang araw. I like your videos. Salamat sa mga info sa mga katulad namin papunta pa lang dyan. Tanong lang po, may ID na po kami this coming Feb. Yung wife ko will be working as a nurse in Illinois. Ako po yung dependent. Uy, pares tayo. My question is, ano masuggest mo upang makahanap ako asap ng source of income or type ng trabaho na madaling pasukan? I'm a practicing dentist po kasi dito sa KSA at di naman ako pwede makapag-practice dyan. God bless po, more power to you. Kagagaling ko lang ng dentist last week. Meron akong nakilala. Actually, siya yung dental hygienist ko or dental assistant ba tawag dun. Pinoy siya. Siyempre, hindi ko napapangalanan kasi hindi ko naman din nasabi. Pero dentist daw siya sa Pilipinas ng ilang years na. Pero hindi nga niya ma-practice dito. Kaya dental hygienist siya or dental assistant. Yun, pwede mong applyan yun. Feeling ko makukuha ka rin kasi siya nga dentist sa Pinas. Tapos dito, since hindi niya nga ma-practice, ayaw niya na magkuha daw ng units. Eh, ayaw niya na mag-aral ulit. So, nag-apply siya ng dental hygienist or dental assistant nga. Nakuha naman siya. So, pwede mo rin gawin yun. Marami naman ibang ways. Palagi ko sinasabi kung gusto mo yung talagang asap talaga kung may kotse kayo dito. Kung pagdating nyo dito, syempre kuha kayong kotse kapag wala ka pang work. Ang madali talaga yung mga delivery ng food eh. At least to keep you guys going, alam mo yun, makaka-earn ka kahit maliit pero meron, di ba? Hindi talaga yung zero. So yun, pwede ka mag-grocery shopping. Puro app lang yun lahat tapos i-deliver mo. Madali lang siya. Well, nakakapagod siya. Pero yun yung quickest way to earn, I think. During your free time, apply ka na ng mga gusto mong work and then pag may tumawag sa'yo at may mag-offer sa'yo, then good, di ba? So yun. Ryan Angelo Bermundo, hello Sir Vince. Tax season na naman dito sa US. Oo nga pala. Please do a brief video about that po as a first timer. By the way, got my driver's license and car na pala. Nax, congrats. Thanks sa mga inputs mo nung nag-start pa lang ako dito. God bless. Again, Ryan Angelo Bermundo, thank you. Of course, it feels good na nakakatulong ako kahit sa mga maliit na bagay. So yun, thank you. This is what the channel is for, diba? So, yun. And about naman sa pag-file ng tax sa mga first-timer dito sa US, sige, gagawa ko ng video, madali lang, para maintindihan nyo kung paano. Kasi diba sa Pilipinas, ito para sa mga hindi nakakalam, diba sa Pilipinas, pag nag-work tayo, si HR na yung gumagawa nun sa atin, pipirma na lang tayo, tapos ipo-file na nila. Dito, guys, hindi. Kanya-kanyang file ng taxes dito. Ikaw gagawa nung, ano mo, diba sa Pilipinas, yung BIR form mo, 2316 ba yun? Dito, kami yung mag-file, kanya-kanya. So, yun. Arnold Booker, kamusta bro? I can see all is well with you guys. So that's good. Actually, dami sana ako tatanong regarding sa mga visa-visa na yan. Pero nasagot mo na agad. So salamat. Uy, welcome. Pero meron pa ako isang tanong. Nabanggit mo kasi na nanonood ka ng UAAP dati or nakanood ka. Anong year to bro? Always take care and be safe bro. Take it easy and God bless. Same to you bro. So yung UAAP day, syempre nung college ako kasi una, required sa PE namin. So since required siya, nandun kami palagi sa Araneta. So yun. That was 2008 hanggang 2012. Every time may laban yung FEU, nanonood kami.
Kasi ang saya din niya manood, alam mo yun. So, yung lalo yung school spirit, tapos, di ba? Pag nananalo pa, kakantayin pa yung ano, school hymn, yes. Tapos, nung nag-champion pa yung FEU, nagpatato na rin ako ng FEU dyan, no? So, faith and power is us. Di ba, FEU. Ganon. John Leonida or Leonida. Hi Sir Vince, pa-shoutout po from Doha, Qatar. Uy, hello. Shoutout sa'yo, John Leonida. Layo, Doha, Qatar. Oh. Hello din sa mga kababayan natin dyan sa Doha, Qatar. Tanong lang po, after 5 years, pwede na po mag-apply for citizenship yung mga green card holders. For the span of 5 years, pwede ba umuwi ng Pinas for vacation? Or kailangan ba na straight 5 years na stay sa US para makapag-apply for citizenship? No, hindi mo kailangan mag-stay ng straight 5 years para lang makapag-apply ng citizenship. Pwede kang umuwi during that 5 years. Pwede kang umuwi ng siguro 1 month, 2 months. So, pwede kang lumabas ng US para magbakasyon temporarily. Sabi, 1 year daw. Kapag lumampas ka ng 1 year, mag-apply ka ng re-entry, which is hindi sure yun kung maa-approve. So, if I were you, huwag ka na lang lumabas ng more than 6 months para safe. Alam mo yun? Kasi, una-una, ang tagal na nga nung 6 months para lumabas ka ng Amerika, diba? So, pag babakasyon-bakasyon ka lang, 1 month lang ganyan, diba? So, yun. I hope I answered your question. So, yes, pwede kang lumabas. Hindi kailangan straight 5 years ka nandito. Pero make sure temporary lang. Mylene Esteban, hello Sir Vince, avid fan here. Uy, thank you Mylene. Good thing you're posting this vlog because we're about to have our US Embassy interview very soon. More power to you, stay safe. Uy, thank you and good luck sa inyo. See you soon. So yan, God bless. Roslyn Aquino, hi Vince, new subscriber here. Uy, welcome to me. I will be an MS Finance student in UIC, uy, University of Institute of Chicago. Nakakasyala. Para yun yung UP dito sa amin. This fall 2022, I'm happy na I came across with your channel and sa banking and finance field ka din nag-work. I would like to ask if the grass is greener? I hope, greener there when it comes to finance field. I know it's not gonna be on demand like the medical field there. I stayed in the Bay Area. Uy, naks, taga-Cali ka pala eh. For 6 months and relatives, friends who are nurses or caregivers, they are earning so much. Totoo talaga. I would appreciate your genuine response. Thank you and hopefully see you soon in Illinois. Ingat always. Thank you, Roslyn Aquino. So, totoo naman, yung mga nurses, yung mga nasa medical field sa Bay Area, sa Cali, malaki talaga yung kita nila. Like, nung tinitingnan namin, medyo times 3 din. Medyo times 3 ng sweldo namin dito. Pero again, it's based on the cost of living. Mataas ang cost of living sa California. Tignan mo yung presyo ng mga bahay dun. Siguro itong presyo ng bahay namin, times 3 din dun. So, parang balance din siya. Pero alam mo, feeling ko, naisip ko nga, if you're coming from Cali, mag-ipon ka lang na mag-ipon na mag-ipon kung meron kang kakilala, makipira ka lang, bigay ka ng rento. Ano yun, pabigat. Joke lang. Pero yun yung magandang way. Tapos, lipat ka sa murang state. Kunyari, ang dami mong naipang pera bilang malaking basic salary dyan. Punta ka dito sa Midwest. Kasi nasa West Coast yung Cali, diba? Dito kami sa Midwest. Yun nga lang, ang daming snow dito. Ang hirap magpala, nakakapagod. Anyway, yun nga. Maraming mararating yung pera mo dito. So, baka nga makabili ka kagad ng bahay. Pero again, kapag nasa Cali ka naman, nakatira, hindi ka naman makikitira forever, di ba? May rent. So, feeling ko mahirap din mag-ipon. So, yun lang yung reality. Sabi mo, genuine response, di ba? Going back to your question na if the grass is greener here, meron din yung kasabihan na the grass is not always greener on the other side of the fence. Totoo yun. Siyempre, sa lahat naman ng pupuntahan mo, merong hindi kaaya-aya. Hindi naman palaging Pasko, di ba? So, pero I would say, hindi talaga tayo in demand yung job natin kumpara sa mga nurses at sa mga caregivers dito. I don't know, parang feeling ko simula pagkabata natin, di ba? Hanggang ngayon, yung klase ng trabaho na palaging in demand is yung mga nasa medical field. So, yun yung reality talaga. Sa atin, tayo mga nasa banking and finance, hindi tayo in demand. Pero, keep your hopes high kasi ako nga nakahanap ng work, yung mga friends ko nakahanap ng work. Kung yung iba kaya, kaya mo din. So, yun, ganun ang motivation. And again, congrats doon sa UAC na unahan mo pa ako. Gusto ko rin mag-aral dyan eh. Wow, mag-masters, di ba? So, yun. Lara Samaniego, hi po Sir Vince, hello! Pa-shoutout po, uy, shoutout sa'yo Lara Samaniego. Also, I have a question po eh, mas expensive po ba tumira sa New Jersey branch Berg kaysa sa tinitira niyo po ngayon? Thanks po in advance sa magiging answer niyo. Okay, Google natin, tignan natin. So, ito yung presyo ng mga bahay doon. Yan, medyo mas mahal dyan kumpara dito sa amin. Kaganda, no? Nakawala yung picture. So, ayan po, Lara Samaniego. See it with Kate. Hey, Sir Vince. Any advice or ideas you can give about American culture and beliefs? Mga ayaw at gusto nila. Nagpapautang ba sila?
American culture and beliefs. Sige, magbibigay ako ng dalawa. Dito, pag merong nadidids, pag may nadidids dito, binubuksan nila yung bintana. Yun yung una nilang gagawin. Kasi daw, kapag hindi binuksan yung bintana, matatrap yung spirit niya. So yun, kapag binuksan mo na, ibig sabihin, para ma-let go na mapunta na sa langit or kung saan man pupunta, ganun. So yun, binubuksan nila yung bintana. Hindi ganun sa atin, di ba? Iba yung sa atin eh. Sa atin yung ganun, paro-paro eh, or yung ano. Tama, pag may paro-paro, si ano mo yan? Ang lola mo yan, ganun, di ba? Or iba-iba, mas maraming ano sa atin. Feeling ko mas maraming paniniwala. Meron din sila dito, just one example yung binigay ko. Next is, ito naman more on etiquette na to eh. Kapag mayroong bumabahing, kapag mayroong nag-hatching, ganyan, maski stranger. Guys, ito, i-tip na rin, kapag pumunta kayo dito, pag may bumahing, may nag-hatching, sabihan nyo ng bless you. Kapag hindi ka nag-bless you, tapos may bumahing sa harap mo, or siyempre hindi sa harap mo, COVID. Pag mayroong bumahing na narinig mo, iba dyan mag-uunahan pa dati sa bus o sa train station. Pag may bumahing, bless you, lahat mag-bless you, diba? Dati nung nasa Pilipinas pa ako, alam ko may mga nagagano na, pero hindi lahat. Kapag may humahatching o may bumabahing, iba parang dead ma lang, or actually dead ma lang, diba? Or pag tropa mo, pagtatawanan ka pa. Dito hindi. So kapag mayroong nag-hatching, bless you, ganun. Kilala mo o hindi mo kilala. So yun guys, isang tip. Pag pumunta kayo dito. Mga ayaw at gusto nila. So ito guys, mga ayaw ng mga Amerikano. Sa atin. Ano ba? Una, kapag nasa public, again, palagi ko itong sinasabi na they value their bubble, yung privacy. Ayaw nila ng maiingay. Di ba tayo kapag naggrupo-grupo tayo, ang iingay natin. Kaya kapag nagtipon-tipon yung mga Pilipino sa public, pinagtitinginan talaga kasi ang ingay talaga. Pero doon ko na nare-realize na sabi ko, hala, ang gulo pala talaga natin. So guys, kapag nasa public, kapag nandito kayo, konting ano na lang, maging sensitive na lang kasi hindi naman lahat gusto tayong marinig, di ba? So, ano pa ba? Sa escalator. Pinapractice na ito minsan sa Pilipinas. Ang dami pa rin talaga ang titigas ng ulo, di ba? Yung pag nasa right, yun yung mga hindi o-overtake. Tayo ka lang sa right. Tapos yung mga nasa left, dapat free yan. Walang nakaharang dyan sa left side ng escalator, guys. Yun yung mga nagmamadali at umaakyat. Pero kung nakachill ka lang, tayo ka lang, antay mong makaakyat, doon ka lang sa right, okay? Next is sa elevator at sa pagsakay sa mga train. Dito talaga guys, sobrang disiplina nila. Dito papalabasin muna nila yung mga tao bago sila pumasok. Sa Pilipinas, naalala ko na experience ko dati sa MRT, kaya ako bumili ng sasakyan kasi ayoko na may experience. So na, grabe, tatayo ka na lang doon. Sasabay ka na lang sa agos ng mga tao, nandun ka na sa loob. Diba? Ang lala, parang, oh my gosh. Tapos dito kapag kumain ka sa labas, sa mga fast food, pakiligpit naman yung mga pinagkainan kasi hindi guys sa mga hindi guys sa Pilipinas, 'di ba? Iyon mo lang yung kalat mo diyan, ang dumi-dumi pa. Ipapalinis mo pa sa ano, dito hindi. Liligpitin mo siya, tapon mo dun sa basurahan. So, 'yun, kanya-kanyang linis. Ito pala guys, pag kumain kayo sa labas dito lalo, hindi sa fast food, yung tatawag kayo ng waiter or waitress para kunin yung bill niyo. Hindi pala, bill out, hindi ganon dito guys. Ito pala yung una. Diba, oy, bill out na po, hindi ganon dito. Can I have the check please? Ganon. So, hindi nila maintindihan bill out. Can I have the bill? Hindi, check. Hindi check, yeah, pero yun yung tawag dito guys. Can I have the check please? So, yun. So, ayun, alam nyo na. Isa pa, kung sino yung nag-serve sa inyo, kung meron kayong gustong hingin, kunyari kulang kayo ng kutsara, kailangan nyo ng barbecue sauce, salt and pepper, hingi kayong additional rice, ganyan. Hindi basta, hindi kayo pwedeng tumawag ng kung sino-sino lang. Kasi, una-una, rude yun. Kasi meron kayong naka, kung sino yung kumuha ng order nyo, yun yung tatawagin nyo or antay nyo yung dumating. So, as a courtesy guys, at etiquette na rin yun, again, kung sino yung server nyo, yun yung antay nyo at tatawagin nyo. Kasi may mga naka-assign yan silang customer at tip sila. Ibig sabihin, yun nga, tip employee sila. Kanya-kanya sila ng tip. Yung server na tatawagin mo na hindi nyo naman server, hindi niya kayo pagsisilbihan kasi hindi naman niya tip yun. So yun, next yung tip naman. Pag kumakain kayo sa labas, normal yung nagbibigay ng tip. Normally, it's 15%, 18%, or 20%, or kung generous ka, medyo above pa. Minsan, nakasulat na dun sa resibo kung ano yung option na gusto mo. Ako personally, we go for yung second option. Kunyari, kung 15, 18, 20%, yung 18% na tip yung binibigay ko palagi. So, yun. Pero kapag sobrang bait talaga niya, yung pinakamataas. So,
So ganun yung ginagawa namin kasi syempre they work hard din. Nakikita mo naman yung customer service din dito, sobrang big deal sa kanila. Ito pa, sasabihin ko ulit, pag pupunta kayo sa mall, sa public establishment, guys, di ba mayroong pintuan yung pasukan? Hindi kayo dire-diretso lang doon. Kunyari, kayo na yung nakauna, hold the door, antayin nyo yung susunod kapag malapit na. Pero kapag sobrang layo pa talaga nila, okay lang, iwan mo na yung pinto. Pero kapag naman yung nakita mong may kasunod ka na, hindi mo bibitawan yung pinto kasi rude yun, guys. Bastos talaga siya. Ako talaga, ito. Sa Pilipinas pa lang, siguro ganun na rin ako pinalaki. I don't know. So, yabang yun, diba? Pero inaano ko lang din kayo, parang tinuturuan ko na rin kayo ng etiquette. Wow! Etiquette? Etiqueta. So, pero guys, please. I mean, you can never buy class, pero natututunan naman siya. Kapag pupunta kayo ng mga mall, kahit saan pa yan, or establishment, again, pagbukas mo ng pinto, always tumingin ka sa likod mo, tignan mo kung mayroong papasok, hold the door for him or her, antayin mo, pumasok, mali mo, maging jowa mo pa yun. Iba pala. Pero hindi, guys, seryoso. So, yun. Dito ko pag ginawa mo yun, pag iniwan mo yung pinto, tapos meron pa, no? Parang baka mas masampal ka pa nung, hindi, joke lang, baka masigawan ka pa. Kasi rude yun, eh. Bastos talaga siya, so... practice nyo na sa Pilipinas pa lang. Kung meron pa kayo ibang alam guys na mga ayaw nila, comment down below for sure. Maraming makaka-relate at maraming matututunan ang mga tao sa inyo. Pati ako, baka meron akong mga hindi alam na pwede ko pa matutunan. So that's it for today guys. Thank you so much for watching. Sa mga nag-comment sa last video, thank you so much. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please click the subscribe button and notification bell again. Every Wednesdays and Saturdays yung upload. 12 to 1 p.m. Manila time. Follow me on my social media accounts and I will see you on my next vlog. Bye-bye.